Okay, another day, another bike for weeks. First of all, shout out to Honda Motorcycles Philippines for sending me this beautiful scooter. Ngayong araw, since nakikita nyo naman sa ating harapan ang Honda Genio, so pag-uusapan natin ito ngayong araw at bigyan natin ng hatol. And by the way, ilang araw na po sa akin ang motor na to. So which is means malapit na siya kunin sa akin at ngayon ko lang siya gagawa ng review. Bakit? Isa sa mga gusto kong sabihin sa inyo, kapag magre-review kayo ng motor, dapat nagamit nyo ng ilang araw. Or kahit naman siguro sa isang araw, basta na i-travel nyo ng malayo. Kasi bakit? Doon mo kasi mararamdaman kung ano talaga yung performance na kayang ibigay ng motor na to. It's not just in speed, not just in comfort, but the quality of the bike itself, the quality of that scooter, doon mo malalaman eh. So ngayon, pag-usapan natin to, since I think 3 days left na lang sa akin tong motor na to eh. But first, pag-usapan natin ang kanyang looks, no? So syempre, this is a vintage scooter na nilapatan ng modernity, makabago. We have now the ESP, bago na yung variator, bago na yung engine and all the stuff. Maganda na yung pintura, bagong designs of the headlight and signal lights and all the stuff. Maganda rin yung mugs. And yung mugs niya is, I think, commonly similar to Honda Click 125i. And also the quality of the combi brakes. Yes, combi brakes po ito. And nahawig po siya sa pyesa na meron ng Honda Click 125. So, dun pa lang eh. Masasabi mo na, yung quality ng motor na to is hindi cheap at hindi tinipid. And right at the same time, madali ang pyesa. Meron at meron si Honda. So, I like this design. This one. Kasi napaka-vintage eh. And look at this signal light. Now, one thing that I want to improve in this scooter is the tail light. Kasi bakit? LED na po yung unahan natin. Sana LED na rin yung likod natin. Which by means, sa ganito, medyo hindi mo mahalatang may tail light pagka daylight eh. Which is mahalaga din siya at some point. Pero pag nag-brake light ka, visible naman. Pero pag sa gabi, nahihinaan ako sa tail light niya. Kaya sabi ko, sana naging LED na rin to. And look at that. Bulb type pa rin siya. Signal light, okay lang naman mag-bulb type eh. Visible pa rin naman siya. So, maganda siya tignan. Let's see. Bago tayo umalis, okay, kita nyo naman, visible naman siguro ang kanyang signal lights. And then sa front, and that, left and right. And you got the high-low. I don't think so if nakikita nyo ng daylight. Pero maganda yung headlights niya. Hindi lang masyado visible din yung high beam. But okay, malinaw naman. So far so good, the quality of the plastics is fine. So nagamit ko ng ilang araw to, sinubukan ko, kita nyo naman, let's flexible test. Tinanong ni Kuya, nagandahan din siya dito sa Honda Genio na to eh. So let's see, pag-usapan na natin to, kung ano bang naging performance nito sa akin for over days na nasa akin tong motor na to. And again, shoutout to Boss Jmac and Honda Motorcycles Philippines Inc. for this opportunity to try out this Honda Genio vintage scooter. Let's take it for a roll. So, syempre, unang sabak sa traffic. Paano ba mag-perform sa traffic ang Honda Genio? Let's make this clear. Ang Honda Genio is almost the same as Honda Beat, pero magkaiba sila. Kaya ako lang sinabing almost the same when it comes to pagiging tight, pagiging maliit, pagiging manageable, pagiging pangmasa ang height, napaka-friendly, at yung pagiging magaan niya. That's why maganda siya isingit-singit, especially kung pang daily use talaga. Yun naman ang purpose natin kaya tayo bumibili ng motor eh, pang daily use. Now talking about the handling, kaya ako sinabing napakaganda sa traffic ng motor na to. Yung leverage ng motor na to is maganda. What do I mean by that? Yung width ng handlebar niya, this one, yan, how it looks like. If I may compare to Honda Beat, kasi yun yung almost family line niya eh, yung mga scooter na ganun. But then, iba po ang Honda Genio. Mamaya, marami pa masasabi. Hindi siya ganun kaliit, hindi rin siya ganun kalapad. I think if I may say na medyo almost the same to sa Honda Click, like when you are doing some turning radius, maganda eh. Maganda leverage eh. Hindi ka pigil, kahit maliit kang tao, hindi na para igalaw mo yung katawan mo eh. Maganda yung turning radius and also yung level ng handlebar. Hindi siya ganong kataas, hindi siya ganong kababa, which is nice. Yan ang isa sa mga pinupuno ko pagdating sa motor. Kasi bakit? Diyan nakasalalay kasi yung handling eh, di ba? Pagka masyadong matas, parang feeling mo pag niliko mo masyadong wavy. And then pagka naman masyadong mababa, feeling mo masyadong, alam mo yun, downright position. In fact, na nagdadrive ka ng isang scooter. But this Honda Genio, this is fine. Maganda yung level ng handling niya and we got the Adv 150 here in front of us, which I may also include some lookalikes sa Adv 150. Bakit?
Tignan nyo namang maigi, diba? When I'm doing the handling like this, when I'm doing this position, ano bang nakikita nyo sa front panel? We have the digital panel, and how it looks like, diba parang adventure scooter, para siyang Honda ADV. Perfect yun. Tumambay si kuya sa harap ko, kaya naalala ko. So kapag tinignan mo yung front panel meter niya, right at the same time, para kang naka Honda ADV na eh, diba? How it looks like, diba? Tignan mo naman. That's nice. And since nandito na rin naman tayo sa mahabang stoplight dito sa amin, pag-usapan na po natin ang digital panel meter. Simply, you have this round shape digital panel meter here. We have the Honda Genio logo here. Yes, hindi siya emblem, pero logo siya. And may ilaw po siya. And we have this check engine there. We have this signal lights, pass light indicator, I mean high beam indicator. And you got your fuel bar, odometer, and your speedometer. So simple as that. Walang buttons, walang set modes. Simple as that. Pero digital. Now, side mirrors are good. Hindi siya yung naka-zoom. Like, syempre, alam naman natin kapag ka-stock, maganda talaga yung mga side mirror ng stocks. And I really like it. And that is one of the most important thing na dapat meron ka talaga sa motor eh, diba? Especially kung beginner ka, mahalaga ang side mirror. Ginawa po yan para kita mo yung distance ng nasa likod mo at kung kailan ka dapat lumiko or mag-change ng lane or gumawa ng isang maneuver. Kailangan may distansya ka muna sa likod mo kasi baka mamaya magulat sila, di ba? That's the purpose of side mirror. Pinaalala ko lang sa inyo kasi, di ba, marami nag-upgrade, marami nagpapalit agad ng mga aftermarket na side mirrors, which yung iba naman okay, pero yung iba kasi naka-zoom. So pagka ganun yung side mirror mo, happen it may happen, pwede kang magulat agad eh. Like biglang may susulpot na lang sa gilid mo kahit malayo pa naman siya talaga. Literally nakikita mo sa side mirror mo, uy, ang lapit niya na, di ba? So that's a very bad thing, I guess, lalo sa mga beginner na rider. Now, city driving is wise. Para sa mga 5'4 po ang height or 5 flat, I guess, kayang-kaya niya naman ang Honda Genio dahil mababa lang po siya, magaan, manageable. This scooter is a very Filipino thing, I guess. Gaan eh. Natuwa po ako sa scooter na to be honest. No bias review. That's why ngayon natin siya pag-uusapan ng in-depth. Going back to the topic sa seat height, okay to, napaka-friendly and siguro sa mga maliliit na taong kagaya ko na lang, by the way, I'm 5'4", pero medyo natitiptoe ako kapag ka medyo umiisid na ako sa gitna ng seat. Why? Malapad po kasi yung upuan niya. Yun lang yung reason doon. Pero sa sumatotal, mababa po talaga ang motor na to. Just like Honda Beat. Sa Honda Beat kasi, slim type lang yung upuan niya, kung mapapansin nyo. But this one, kita nyo naman, buka kang buka ka ako. And yun, medyo malapad lang yung upuan niya. And also sa ADV 150 rin na sinasakyan ni Kuya. It's almost the same. Malapad lang din po yung upuan, kaya medyo tiptoe kayo. Nakakain kasi ng lapad ng upuan yung legs mo eh. So that's it. And we have the leg room here. I think kasha yung isang galong tubig dito sa footboard, di ba? Kita nyo naman, napakalaki. Napakalayo ng distansa ng knee dun sa may pockets. So that's nice. Malawak yung kanyang footboard. And you got this, yes, allowance right there. Ganda nun. Galing. Now, sa topic na patipiran, palag po ang Honda Genio dan. Base sa claim ng Honda Motorcycles Philippines, you got an average fuel consumption of 52 kilometers per liter. Laking tipid nun. Pero by the time that I'm using it, syempre, meron tayong tipid mode at walwal mode. Pero hindi na po ako nagtitipid mode. Basically, what I do, kung ano na lang yung normal na ginagawa ko, like arangkada ko, syempre, normal na nagmamabilis ako. And yung fuel consumption niya is fine pa rin eh. Matipid pa rin eh. Pasok pa rin. Now, siguro yung nagpatipid talaga sa Honda Genio is, yes, dahil fuel injected po ang motor na to. But also yung eco mode na meron to na inilagay ng Honda dito eh. That's a very great technology na meron tong Honda Genio. And also sa Honda Beat. Bakit ko ba lagi siya kinukumpara or bakit ko lagi binabanggit yung ibang scooter model ng Honda? Syempre, for you to get informed about similarities and comparisons under different scooters. Kasi baka maya, bumili ka ng scooter, hindi ka naman masyado nasayahan. So, di ba, at least kahit pa paano na-evaluate natin yung pag-iisip-isip mo. Given to the fact na maliit talaga to, but then medyo mas naliliitan ako sa Honda Beat eh. Yung Honda Genio, medyo malaki pa. Since it is a vintage scooter. Now, ito yung gusto kong banggitin pa, na kapag nag-accelerate ka, sometimes yung eco mode is nagdi-disable, but sometimes, nag-enable din. Bakit po ganon? Now, I think it's because of the sensor and the technology that Honda put in this bike. Kapag na-detect ng sensors, so I guess ECU, kapag na-detect ng sensors na medyo wide open yung flapper ng throttle body mo, like masyado kang nagtatrottle, madedetect ng ECU, I guess, or the sensors na nakalagay dito sa motor na to, kung kailan siya mag-enable ng eco mode. This one, hindi ko alam kung visible eh. Pag medyo na-detect niyang nagtrottle ka ng malaki eh,
nagdi-disable yung eco mode eh. Pero pagka maliit lang, like yung swabbing arangkada, naka-enable yung eco mode. Magandang technology yon. Bakit? Doon mo malalaman talaga kung ano yung riding hobby mo eh. If sometimes, lahat naman tayo, we're going crazy and we push the bike to its limit, like open wide throttle when available, medyo tataas yung fuel consumption mo. Pero yung acceleration mo nun, mababago-bago eh. Yung eco mode kasi, nag-enable siya kapag swabby lang yung throttle response mo. Ngayon, kapag ka naman masyadong open wide yung throttle, what the system is doing, nagbibigay siya ng enough fuel to get a better fuel mixture in the combustion chamber. So it happens dun sa piston at sa block. To get more in-depth, diba? Galing ng technology ng Honda dito. For example, nag-accelerate ako ng mabait. Okay, nag-enable yung eco mode. Pero pag nag-accelerate ako ng medyo open throttle, nagdi-disable. Pero babalik siya kapag nagbawas ko ng throttle. Ayan, umiilaw na ulit yung eco mode. Ayan, nag-accelerate ako, nawala yung eco mode. And most of the time, yung eco mode nag-enable siya, nakuha niya yung required base speed, that's why naka-enable yung eco mode. And then when I close the throttle, naka-enable pa rin siya. It means nade-detect niya talaga kung kailan mag-enable at magdi-disable yung eco mode. So it really happens all the time. Like on off, on off, on off. Ganun yung trabaho ng eco mode. Yun ang nagpapatipid sa Honda Genio. And also nabanggit ko rin po yun nung nireview ko yung Honda Beat scooter. So if ever you wanna watch it, link nasa dulo lang po ng video na to. Okay, traffic serie ng Honda Genio. Nag-disable yung eco mode. Pag nag-throttle off ako, enable na ulit yung eco mode. Naka-ilaw na ulit siya, which is yan. Galing ng technology ng Honda dito. Talagang tutulungan ka makasave ng gastos pagdating sa gasolina. But yun naman talaga ang purpose kung bakit tayo bumibili ng motor na matipid. And also to lessen the pollution. I think Euro 4 or Euro 5 passer na po ang Honda pagdating sa mga makina. That's why mabango po ang sunog ng kanilang makina. Less pollution, more performance. Okay, here we go sa traffic na napakasikip. At sometimes wala ka na lang din magagawa kundi maghintay. Talagang traffic eh. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Okay. Traffic. Traffic. Sa Taguig. Oh, yeah. There you go. O, diba haba ng traffic? Hassle yan. What if di ka nakamotor, diba? Kaya kung ako sa'yo, bumili ka na rin ng motor. Woo, so, traffic. So, sa matraffic na sitwasyon, I would say, panalo ang Honda Genio. Magaan. Hindi ka talaga pagod eh. Ganda pa ng braking power. Like I said kanina, combi brake po ang Honda Genio. Which is some of its part is almost similar sa Honda Click 125i. Or I think Click 150. Kaya yung pyesa niya talaga, madali eh. Madaling hanapan. Yun naman laging tanong natin eh, no? Quality of the switches and plastics are good. Wala akong masabi. Magandang quality to. Sa braking power, combi brake is really working fine. Dun ko lang din nagets kung paano mag-perform yung combi brake sa Honda. Kasi sa Honda Beat, hindi ko masyado naramdaman eh. Hindi ko kasi napagtuunan ng pansin. Pero dito sa Honda Genio, dito ko na-feel yung purpose ng combi brake. Now, when you are doing some brakings, by the use of only just rear brakes, yung left brake lever, nag-work yun ng mild braking yung unahan. Which is good oh. Galing oh, di ba? Like yung motor, mararamdaman mo tumataga sa unahan eh, which is nice. Kasi when in braking, for you able to get stop properly, dapat yung force mo sa unahan is meron. And also, para mag-put yung force dun sa traction, dun sa front tire. Kasi yun talaga yung magpapatigil sa iyo eh. Hindi po talaga yung rear tire. Kasi pag yung hulihan lang yung pinreno mo, hindi eh, mag-skid ka lang eh. Happen it may happen, pwede ka lang talaga mag-wobble and then go slide. Kasi drum brake po yung likod ng Honda Genio. So kapag ka walang combi brake, also, the same rule pagdating sa Honda Beat, kapag nagpreno ka ng likod lang, mag-skid lang talaga pag nag-lock yung drum brake niyan. Now, in combi brake, pumreno ka man ng one hand lang using the left brake lever. So, pumipreno din ng mild yung front brake, which is nice. Nararamdaman mo tumataga sa unahan talaga yung motor eh. Like, yun talaga yung kailangan mo kapag ka nagbe-brake ka. Gumaganan yung motor ah. That's nice. Doon ka lang nag-gets yung purpose ng combi brake. Which is a very good thing. Good job, Honda. So braking power is nice. Wala pong ABS ang Honda Genio, but it has combi brake that is also really working fine like an ABS. Wala nga lang po siyang anti-lock system. So you better be careful pa rin when doing some brakings in emergency times. Pero yung combi brake really helps a lot eh.
Galing. So back into the topic of fuel consumption, syempre magdedepende yung tipid ng motor mo base sa hobby mo. Kung ganito ba namang araw-araw yung dadaanan mo, syempre gas preno, gas preno, and then mabagal lang yung takbo mo. So yung arangkada ng motor mo, medyo kumakain din ng malaking gasolina yan kapag ka on-off yung throttle eh. Like hindi ka talaga nakakatakbo ng maganda. Pero kapag ka yung tamang takbuhan lang naman, naramdaman naman natin yun eh. Pagka tamang takbuhan, doon mo mararamdaman yung Honda Genio. Really performs well, and at the same time, yung fuel economy niya is fine. Like, hindi ka talaga iinda sa gasoline eh. Kita niyo naman kanina, nasa Petron ako, and then, still, it's a full bar. By the way, that's Petron Santa Rosa, and now we're here on C5. Hindi pa rin bumababa yung bar ko. Based on my experience, bumaba lang yung fuel bar ko nung nakauwi na ako ulit sa Laguna. Ganun siya katipid. Nanggaling na ako ng Quezon City, Marikina. Pagbalik ko ng Laguna, almost 2 bar lang yung nabawas. That's pretty convincing. Napakatipid ng Honda motorcycles. Not considering yung 52 kilometers to a liter, pasok na rin to eh. Very good job, Honda. I like it. I love it. Kahit yung mga ganitong small spaces, ang sarap isingit ng Honda Genio. Kasyang kasya eh. Well, hindi pa masyado masikip to. Unlike kanina, mas masisikip yung dinadaanan nating skinita and mga bayan. Traffic ngayon sa C5 eh. Talagang sinusubukan yung Honda Genio. Lusot ba sa mga ganitong traffic? Lusot na lusot. Dahil medyo malawak pa rin naman. Oh, di ba? At least nakikita nyo kung gaano siya ka-fit in. O di ba? At mga small spaces, lusot na lusot yung Honda Genio. Ito yung sinasabi kong perfect leverage or perfect width ng handlebar. Hindi siya masyadong maliit. To the fact na medyo nahihirapan kay control kasi sobrang liit at hindi rin ganun kalapad. See that. Okay, that's a nice test. Oh, di ba? Pasok na pasok eh. Pero syempre, ingat. Huwag kayong, hindi ko kayo kinukonsente na magsisingit-singit. We are just taking it to its proper purpose, okay? Ginawa po ang motorcycle to get into tight spaces like this at para hindi sumabay sa pila ng mga sasakyan. Kasi kung sasabay tayo sa pila ng mga yan, baka abutin tayo ng isang araw dyan. Nakapila lang tayo lahat dyan. Diba? Imagine that. I'm no head with the cars. May sasakyan din kami. So again, shout out to Honda Motorcycles Philippines and Boss Jmac for the trust and opportunity and for the whole support of the Katoto out there. Sa lahat ng viewers at subscribers ko, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. If you haven't been a subscriber of this channel quite some time, feel free to hit that like and subscribe button and also turn on that post notification bell para updated po kayo sa ating mga videos every week. So that's it. I'm gonna end off the vlog here. Thank you guys for watching. Stay safe everybody. Always sanitize, wash your hands, and brush your teeth. And take about 2 times a day and get vaccinated. And by the way, shout out to Imprint Customs for my jersey. Thank you so much. And I will see you guys on the next Moto review. This is Phatsuwo, babush.